bali ang tanong niya kasi si siya tungkol po sa Pon na Nazareno, eh kung mm-hmm. bakit daw ba na ang mga tao pilit na inaabot si Nazareno, maghagis ng tawel, eh mm-hmm. bakit ba daw kailangan pa may ribulto, eh Diyos naman talaga, Diyos naman si yung Nazareno, bakit pa ba kailangan ng ganun? Merong living God daw. Kapatid, alam ko na binasa niyo ang Bible, pero ang problema lang, chap-chap ang resulta dahil ang ginagamit niyo sa Ten Commandments, yung Exodo Kapitulo 20, versikulo 1 hanggang 5. Abay, totoo yon. Sa lahat na mga Diyos-Diyosan, idols, at ayon sa Harper's Bible Dictionary, page 567, all idols are images, but not all religious images are idols. Bakit? May katabing talata yan. Kung ginagamit, halimbawa, ang Exodo Kapitulo 20, versikulo 1 hanggang 5, at sasabihin na lahat ng ore na mga imahin ay ipinagbabawal ng Diyos, bakit ang Diyos, yung sinabi mong God the Father Almighty, siya mismo ang nag-utos kay Moises na magawa ng imahin ng dalawang kirubin. Katabi lang yan. Exodo Kapitulo 25:19-22. Ano po bang mabasa sa 22? Yung dalawang imahin ng mga kerubin ay paalala sa presensya ng Diyos. Bakit po ba kailangan magbigay ng paalala sa presensya ng Diyos sa pamamagitan ng dalawang larawan na kerubin? Ibig ba sabihin na ang Diyos mukha ng kerubin? Hindi. Diyan pa lang makita natin na dalawang uri ang imahin. May ipinagbabawal Diyos-Diyosan, may pinahintulot, yun ay sa mga banal. Kaya nga, kung tingnan ninyo, dahil Biblia talaga ang ginagamit ninyo, basahin niyo ang Ikalawang Hari, Kapitulo 23, versikulo 15 hanggang 18. Anong mabasa? Inutos ng Diyos, sunugin, basagin ang mga Diyos-Diyosan. Giniba, winasak, sinunog yun. Mabasa yan sa Ikalawang Hari, Kapitulo 23. Pero ituloy sa 17. Anong mabasa? Sabi ni Propeta Diyos niyas, si kaninong monumento yang nakatayo? Ayon sa mga tao, monumento yan sa propeta. Sabi niya, huwag mong galawin. So, ibig sabihin, pag may larawan na sa banal, huwag galawin sa Diyos-Diyosan. Ngayon, ang Diyos ba ay may pagkakataon na siya ay nagpadaloy ng kapangyarihan sa pamamagitan ng imahin? Meron. Pakibasa sa bilang 21:9, Bro Romel. Okay, ito. Babasahin po natin. Kaya lumapit sila kay Moses, sinabi nila, nagkasala kami kay Yahweh at sa iyo. Ipanalangin mo kami na kanyang paalisin ang mga ahas na ito. Nanalangin nga si Moses para sa Israel. At ganito ang sagot sa kanya ni Yahweh. Gumawa ka ng isang ahas na tanso. Ilagay mo iyon sa dulo ng isang mahabang kahoy. Sino mang natuklaw ng ahas at tumingin doon ay hindi mamamatay. Ose, dito sa naturang talata, ang Diyos mismo ang nag-utos na ang kanyang kapangyarihan ay ipadaloy sa pamamagitan ng tansong ahas. At ang tansong ahas ay prefiguration po iyon sa ating Panginoong Heso Kristo na nakapako sa cross ayon sa Juan Kapitulo 3, versikulo 14. Kaya nga, kung basahin natin ang The Living Bible sa Galatians chapter 3, verse 1, Bro Romel. Ito, ipakita ko. The Living Bible.
Ito, dahil ito ay Protestant na salin, no? Anong mabasa dito? Ito ang mabasa natin. O foolish Galatians, what magician has hypnotized you and cast an evil spell upon you? For you used to see the meaning of Jesus Christ's death as clearly as though I have waved a placard before you with a picture on it of Christ dying on the cross. O di po ba, kung yun ang batayan, Protestant translation, gumagamit si San Pablo ng picture ng ating Panginoong Hesus Kristo. Anong picture? With picture on it of Christ dying on the cross. Yun po. Brad, okay na po ba yun, kapatid? Ano, okay na? Maraming salamat po. Sana po makabisita po kami sa lugar po ninyo minsan. Ayan. Okay na daw po. Sige po.